이건 테러프렛 사우디스 에이시아 Amayong unto ka natong tanan in behalf of our city director, Police Colonel Josefino Ligan, mayong unto ka natong tanan. For that case, considering that it is an international advisory, our national office, national headquarters will also take charge of that first, and it, for sure it will be validated by all the intelligence community. All intelligence, not only in the Philippines, PNP, but also the EFP and other intelligence units. And before they will give any directives to all law enforcement units and other, and even in the EFP. But so far, sir, wala pa may dinawat na... But so far, considering gabi, paman siguro to siya, or yesterday na siyang advisory, for sure it will be validated first. And then, but of course, even though wala pa'y directive ang ato ang national headquarters, we will always take actions and precautionary measures with regards to that advisory. So, hindi mo siya nahagi pautan niya si intelligence monitoring? Yes, intelligence monitoring and target hardening. No? That is always our actions taken. Target hardening for all the possible na area nga pwedeng doon yung hitabo. Sir, atong coordination sa Muslim community, permi mo sir, no? Yes, we have regular meetings and even we have a personnel assigned to coordinate with the our Muslim brothers. Pero tatitabang na sila sa yes, the, bisan ang ato ang mga Muslim brothers here in Cebu, they don't like nga doon ay mahitabo nga terroristic activities because they will always be affected considering na sila din rin ang inabuhi sa tuang siyudad. So they always help. Okay sir, sa mga area doon na mga self-target na ito ang gi-secure? For always no, wala man tayo gi-butang lang self-target, but for us, all areas should upgrade or take precautionary measures for target hardening, especially sa mga vital installations. Okay. Sir, naraman tayo mga pantalan doon, sir, ba? Monitor natin na sila, labi na kikalayan pa sa Coast Guard, sa Philippine Navy, ani? We always coordinate kay naman sa unit sa PNP Maritime, no? And they are working hand-in-hand sa mga pantalan ng area. Considering ang PNP is outside na siya sa ato ang jurisdiction, no? Kung nanata sa mga pantalan because nasa unit nga nag-handle gini na. But we always coordinate with them kung unsagi at unsay mayong pagabuhaton, no? And for sure, ang ato asang higher headquarters will act on it and sila sad ang muhatag o guidance at sa tuwa. But so far, wala pa tayo nadawat yung information nga doon nag-threat. So far, wala pa, no? Even our intelligence community, and wala pa sa directive. Basta mga yun na ang mga advisory, no? It will not be taken lightly. Sir, wala yung ganang question, ganang labels alert ato nga kanang pan? Wala ka? It will be the national headquarters will give. Usual, and again, our directives ato ang mga units is for target hardening. Okay, sir, you mentioned about the vital installations. O saan yung mga kuwana sa vital installations? Power plants, piers, airports, ang ato ang mga places of convergence like malls. So ato nang muna ato ang mga terminals. So muna ang ato ang mga vital installations. Mga telephone companies or mga ilahang towers, source sa energy, muna si ato ang mga vital installations. Sir, sis, doon ay, di ba natin 700 ka mga personal sa regional mobile force battalion na gi-augment sa Cebu City. Was it madugang ang pala siya nga mamahimong ma-request sa Cebu City Police Office para mag sa line team mahimo bubantay o secure ano yung mga vital installation? So far, no? Ato running i-maximize gila nga ito ang personnel kay dili man lang sa Cebu City ang doon yung mga vital installations. Most okay. Of the component cities natanan ang mga vital installations, no? So, for us, atong i-maximize ang ato ang personnel and we're just lucky nga doon na patay augmentation nga 300, 500
ka mga personnel so ato ni maximize ang ilang presence diri sa atong city. Dunay tay pang deploy nga mga personnel ani mga vital installations. For sure, ato na ning i-secure, no. Starting ato na ni siya. Even karon bisag wala tay mga threat, na magid tay mga designated nga mga personnel nga mo secure sa mga vital installation. And for now, ako nang giingon that is part of our target hardening. Sir, dunay embassy diri sa Japanese sa Cebu City or consular office? Naa sila ilang consular office. Naa magina sila diri sa Cebu City. Nangay na sila daan kwan, sir. So far wala pa man sad sila o patay na dawat nga request. And probably ang request na adto man na diretso sa regional office. And then ang regional office na ang mo direct sa tuwa if ever. Naa. Pero sa pamata kay bug sila ka mga Japanese national na lahat sa Cebu City. Sila ka? Japanese national. Wala, wala. So far karon wala man sa tay arrival sa mga international. Kaya wala man tayong flight sa mga international. Ano ito yung mga flights international but foreigners wala pa. Ang ato ang nangabot ron is mga ang OFW and ROF. Okay sir, regarding sa yung meeting sir sa city, what can you tell us? That is a coordination meeting na with the representative from the Supreme Court and securities mga involved para sa ato ang umaabot ng bar exam. No? So for the Cebu, we will have three areas nga possibly nga mahimong testing areas that would be the San Carlos, UC Banilad, and San Jose Recoletos. Final na ni sir? Yes, that is final, and as of now we are in the process of the preparations. It includes with other agencies, no? Kay daghan man ang atong area diri sa testing sites, and ang ato ang mga nagdala, nagdumala ani, they are really making this nga successful ni siyang exam because this would be a great help for sa mga Visayas area and Mindanao area nga there's no need nga moadto pa sila Manila just to take the bar exam. This is the first time. This is the first time. And then if it ever is successful, then probably mo continue na ni siya. Pila ka pulis na niya ang i-reply? So far, wala pa tayo makaka-identify o pila ka pulis, considering na wala pa sa final nga sets of requirements sa ilang security plan. So ang Supreme Court, mag-prepare pa sila o ilahag yung final guidelines for us, the basis for the security plan. So series of meetings will be conducted? Yes. Okay, wala pa tayo kung ano kung pila ka mga examinees? Wala pa sad because today is the last day for the submission of application for bar. Okay, so... Pero expect na sad nga wala, daghan ang mga ba? According to the representative ganiha sa Supreme Court is dili kayo ni siya expected na daghan considering na daghan og mga testing sites here in Visayas, doon ay Dumaguete, doon ay Bacolod, and doon na po'y Iloilo. So precisely ang mo take diri og exams sa ato is Cebu region Bohol, Cebu and Bohol. Pila ka mo katong testing sites? Tulo. Oh. Sa Cebu? Oh, yes, tulo. San Carlos, UC and San Jose Recoletos. Apil ba sir ang pag-check sa CCPO sa kanig area ng examination area ang kung matuman ba ang health protocol labi na during sa day yes usa na muna nga karon daghan na ang ato ang series of preparations no kay dili lang ang atong security but also for the health considering nata sa pandemic that is also part sa ato ang preparation nasa dito ang ato ang mga because the city hall is really helping in terms of logistics para sa kaning activity. Meron sa saan ang target? November. That will be a whole month of this November. Four Sundays. Okay, before ana, filing sa COC. So, ato pang napagandaman sir, basi ko niya ka mga... Dili mo na siya mag-conflict, no? Kay ang filing of candidacy, it will falls always kanang weekdays man. Ang bar exam is always on Sunday. Okay. So, what's your ato preparation na sir for filing sa COC? Kaya mga kandidato magdala mga supporters? We will wait again for the guidelines of the COMELEC. Kaya ang COMELEC man sad mo mag-set o guidelines and then ang PNP will always adapt what the
What are the guidelines coming from the COMELEC? Pero kung wala sila mga supporters, for sure that is not allowed kay kanang gathering naman na siya. Asa karon dili man ta pwede og kanang gathering. So for sure it will be included sa COMELEC ilang guidelines sa mga applications sa mga candidates siguro. So sa ako nang gigon maghulat ta sa guidelines sa COMELEC kung unsay ilang requirements during sa filing of candidacy. Pero nagmabutang kita pulis diya sa COMELEC? For sure, as of now, naata. Every day naata, karon naata ay duty din ha sa COMELEC because ongoing man ang ato ang registration. Pero lugangan pa rin during the COC? Yes. So, during sa like, even before, wala pa gani pandemic, every time nga doon natin filing of candidacy, during sa whole duration sa filing of candidacy, naagi tayo personnel nga nag-duty din na. Sir, wala pa yung schedule mo ka no sa regional joint security conference na nagwan? Wala pa no. Wala pa. Tamo na yung akong gingon nga ang COMELEC will be the one who will spearhead during that conference or meeting and then ana-ana nila ibutang ang ilang mga requirements for us also to create a security plan. So sir, kung for example, ang usa ka kandidato doon ay parenting polis. So, dihan na ito mo kanpon? Yes. Dihan na sila ito mahibawan o kinsay mga polis na ito din sa CCPO nga na ay mga parenting amidagan nga as local candidates. So, relieved na sila, sir? Temporarily? Temporarily, they will be transferred to other units. Okay. 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 Ikaw, ito yung mga. Okay. Okay. Okay, sir. Wala po, update lang po ka sa Dumpscare, sa Capitol? So far, no. Wala. Ginta gihapon pa i-update ato no, sa numbers. Because the number is no longer active. No, it cannot be located anymore. So, dili na makontak ang number? Itong number na gigamit, no? So, sa'yo po ito ka sa mag-isod na so, difficult na sa ito ang part pag locate niya ang kato ang ato ana lang yagi gipa review ron o do na siya mga link ng mga social media accounts with that number. Okay sir, ang kining responsible ato sa legislative o sa city hall o sa DepEd possibly ba nga usara posible gid nga the same ra ang modus although different ang iyang gigamit nga one pag scare text messages o ang sa latest is iyang yung gitawagan. But for us, it's the same person ra. Okay, so one again, ang purpose ato is to disrupt or We don't know kung unsa giyahang purpose why ang aning mga government agencies nga mo may ilahang target sa ilahang bomb scare. But you are taking it seriously considering do na po tay terror threat. Yes, no. Even sa kanang mga text messages. No, we will we'd not take it lightly. No, ato ginanggi seriously take actions yun ang kanang mga inana nga klaseng incident. Okay. Sir, ang sa ato ang kutong bawal ng bitchoking? Yes, that is an ordinance already, no. So ato na sad ang ibalik kung implement, no, strongly ato na sad strictly implement. Considering na nagsugod na sa balik ang ato ang klase. Okay, wala pa tayo nasita or nagsugod na mo tayo? Nagsugod na ta. Karoon na, nagsugod na ta. Ato na nang ipahibaw sa lower units. We have already directives sa ato ang lower units to conduct recorrida and even implement or apprehend kung doon na nang nagsugod ang mga video key during those time nga adili sila allowed. Doon na tayo hotline na matawagan sa mga reklamo? All hotlines of our stations, they can call. So kanang mga hotlines nga gipanghatag nato sa ato mga stasyonan, pwede na nilang tawagan. Kaya ang ato sa mga stations kung asa sila nabilong, mo say mo responding if ever do nay mga violations. So sa tadlongon lang or Do na nay multa. We will apprehend kung do nay violations kay do naman sa nasay multa. Okay, nagkasalamat si Police Lieutenant Colonel Wilbert Padilla, ang Deputy City Director sa Cebu City West Office, sa mga issues ko talan, kailan na ba? May buntag. Pero wala pang gapo doon kasi pandemic, wala Camarilla. May inom-inom si Gawas. Kailan pala ba?